Hello guys, kamusta kayong lahat? At welcome back dito sa MyArtLife. Bago tayo magsimula, I'd like to greet all of you a very happy new year and sana maging masigla at masagana ang 2020 nating lahat. Speaking of the new year, yan ang magiging topic natin para sa episode natin today at isi-share ko sa inyo yung mga plano ko and mga life goals ko para sa 2020. Normally, pagpapasok ang new year, gumagawa tayo ng new year's resolution pero kalimitan din naman ay hindi natin nasusunod. So yan yung isa pang isi-share ko sa inyo today is kung ano yung ginagawa ko kapag darating na yung New Year. Tulad nga nung nabanggit ko kanina, usually it's a New Year's resolution. Pero ako, it's either I do a list of my hashtag life goals, hashtag bucket list. So nung 2016, nung nag-start ng MyArtLife, hashtag my life goals yung ginawa ko nun. And isa dun sa mga listahan is magkaroon ng YouTube channel, which is nangyari naman. So I'm very proud of myself. 2018 naman, ang ginawa ko ay hashtag bucket list. At yung bucket list are yung mga bagay na gusto mong gawin pero wala kang oras or you've never had a chance to do it. And nung 2019 naman, wala akong masyadong maisip dahil halos lahat nagawa ko na. So I went through 2019 na walang bucket list, wish list, or life goals. Pero ngayong year na to, ang gagawin natin ay hashtag wish list 2020. And before we continue, kung kayo nga pala ay bago sa channel na to, if you're new to this channel, go ahead and click that subscribe button to show your support. And also, like this video and share this to your friends in social media. Okay, so on to our first item. At ang item number one natin ay good health. Alam ko medyo cliche nga ang good health, pero importante to para sa akin. Para makapag-share pa ako ng more information sa inyong lahat at makagawa pa ako ng maraming videos na makakatulong hopefully sa marami. Ang pangalawa naman sa list natin ay doing well with work. Ito medyo connected to dun sa first item natin, which is good health. Of course, if you have good health, then you can do well with work. Para nga pala sa hindi pa nakakaalam, hindi ako full-time YouTuber, so I still have a day job. Sana hopefully in the future, maging full-time YouTuber na rin ako, pero for now, babalansin ko muna ang paggawa ng YouTube and yung regular work ko. At ang third item naman natin ay para sa channel. And since nag-grow continuously yung channel natin, hopefully by 2020 ay maka-reach na tayo ng 5,000 subs. And I also promise to put out more videos para naman mas marami kayong mapanood at mas marami tayo maging subs dito sa MyArtLife. And aside from having 5,000 subs, isa din sa items ng wishlist ko for 2020 ay makapag-giveaway sa inyong lahat. And this is to thank you for always being there, na nanonood sa channel ko, and especially dun sa mga nagko-comment, thank you so much. Lagi ko yung binabasa. And I enjoy answering all of your questions, and also nakakataba rin ang puso yung mga comments nyo saying na nakatulong ang channel na to. Thank you so much again, guys. So, sa 2020, kapag naka-reach tayo ng 4,000 subscribers, magkakaroon tayo ng giveaway. And alam ko malapit yan, konti na lang. So, I hope you can help out by clicking that subscribe button and also i-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo para mas dumami pa tayo dito sa MyArtLife. Next naman sa wishlist ko is travel. Noong 2019, marami tayong napuntahang lugar. Nakarating tayo hanggang Japan to check out yung mga art materials, yung mga art stores, and excited na ako for 2020. And hopefully, we could go to more places and mapakita ko sa inyo kung ano pa yung meron sa ibang lugar, kung ano yung mga art materials doon, ano yung mga art stores. Gusto ko rin i-share sa inyo yung arts and culture sa iba-ibang lugar. Alright, so next item natin ay to work with a brand. So throughout the times na active ang MyArtLife, we have worked with several brands na rin. And hopefully ganun din for 2020. Excited ako kung sino kayong brand ang mag-reach out this time and makikikollaborate sa atin. At itong next item, ito sobrang excited na ako dahil medyo matagal ko na gustong magkaroon nito at ito ay ang recording or shooting studio. And yung mga matagal nang nanonood ng MyArtLife, as you always know, white lang yung background natin. Actually, that symbolizes yung paper. Before you start drawing, di ba, yung paper is just a blank canvas. Pero since medyo matagal na yung MyArtLife, so I guess it's time na magkaroon naman tayo ng something on our paper. So I'm working something out na rin to have that studio and sana magustuhan niyo yung setup and hopefully matuloy siya.
At ito pa yung next item on our wishlist 2020. Isa pa to sa sobrang excited na akong simulan. Ito ay ang new segments. So aside from art reviews, tutorials, drawings, and tips, magkakaroon din tayo ng bagong segments. At isa doon ay ang Shoutout Mondays. Ito yung mga short videos. It will be released on Mondays. Dito, sasagutin ko yung mga tanong nyo and also shoutouts sa mga comments na nagustuhan ko, or kung may tanong sila, sasagutin ko yun dun sa video. Next new segment naman ay Tip Thursday. Ito yung mga short videos about mga tips or hacks related to art. Another segment na gusto kong simulan ay ang Craft Day Friday. Pero parang gusto kong gumawa ng isa pang channel that deals more on crafting rather than reviewing art materials or drawing or art itself. So as of this time, medyo tinitingnan ko pa if I will make Craft Day Friday a new channel or isasama ko na siya dun sa lineup ng videos for my art life. And related to Craft Day Friday will be the next item for Wishlist 2020, which is a new channel. If ever I decided na yung Craft Day Friday will be a new channel rather than just a new segment, check na kagad yun sa wishlist natin for 2020, which is having a new channel. Okay, so we are down to the last item for our wishlist 2020, and ito parang medyo imposible pero hopefully mangyari. At napaka-simple lang naman pero yun nga, medyo mahirap mangyari, which is mag-groupie with a sub or sa mga subs. Depende kung ilan yung makakita sa akin. So if ever you see me somewhere sa art event or sa mall, tawagin nyo lang ako and let's have a group fee at pagkakaroon ng checkmark ng isa sa mga wishlist ko for 2020. So that's it for our wishlist 2020, and sana nag-enjoy kayo with my items. And sana ma-inspire din kayo na gumawa ng wishlist 2020 nyo. And if ever you did, please do share your wishlist 2020 sa comments. And I'm very interested to hear about what will your wishlist 2020 be like. So it doesn't matter kung gaano siya karami or gaano siya kakonte, as long as it's your wishlist 2020, thumbs up na sa akin yan. So thank you so much for watching, and again, hintayin ko yung mga wishlist nyo for 2020 and comment lang kayo below. So I'd like to wish everyone a very happy new year, and thank you so much for staying with my art life. You all have a great day, and I'll see you on the next video.